Okay, we're back for another topic. It's been 11 days na wala tayong upload. And now, pag-usapan natin ay tungkol sa break o sargo. Ang iba ay gusto ay hard break. Yung iba naman prefer ay soft break. Pero depende din yan. May mga factors na nakaka-affect. Depende rin kung branded yung cue stick mo. Medyo power or ordinary break cue stick ang gamit mo. Iba naman, walang pakialam. Gusto, bakawan. At kung ano lang, basta maka-break lang. Ako po ngayon ay walang break cue dahil nabibigatan ako sa isang bat pa. So marami ko sing laman ng aking cue case. Kaya ang laman lang po ng cue case ko ay yung dalawang playing cue at isang jump cue. Okay, let's have an example regarding dun sa hard break kung paano ang kalat nito, ang performance ng hard break natin. Yan. So, kita nyo naman, hard break, kumalat yung bola. Pero dito sa example ko nito, ay wala pong pumasok. Now, next example natin ay soft break. Tingnan natin kung same din, kung kakalat din sa soft break ang mga bola. Yan. So, parang hard break din, kumalat din. So, depende din sa nagkakasa o nagseset. Basta mahigpit ang pagkakakasa o pagkakaset, kahit soft break yan, I think well enough, kakalat din po yan. Ako po, kung naglalaro, may kalaro ako, I prefer ako yung nagkakasa kasi kung minsan, katuwaan, dayaan, magkakaibigan. Kung minsan, nandadaya din. So, another hard break. Ayan, may pumasok yung uno doon sa gilid. Pero kumalat po yung bola. So, medyo mahirap din na position yung white ball, lalo na kung di naman tayo professional. So, tingnan natin sa soft break. Just the same doon sa hard break, kumalat, may pumasok din bola yung tres doon sa dulo, sa corner. So, another hard break. So, tatlong set po itong in-example ko dito. Para makita natin yung pagkakaiba ng hard break at soft break. This is another hard break. Ayun, may pumasok yung 7 doon sa dulo. Kalat din po ang bola. And last is another soft break. This time, sa gitna ako nag-break. This is very soft. Yan, pumasok yung 7. Okay guys, so nakita nyo yung effect ng hard tsaka soft break. So halos walang pinagkaiba, kumakalat, may nakaka-shoot ka rin naman. So kaya lang doon sa hard break, na gustong gusto ng iba, yung gusto pa yung mga tumatalon, paano daw yung tumatalon yung pamato, yung umaangat pa bago pagka-hit ng surface doong nakaset na mga bola. So ako naman po ay prefer soft break. Bakit? Ito sa mga pangunahing dahilan na to. Yung hard break po kasi, tapyukin, lalo na kung nalimutan mo mag-tisa. Usually, meron ganyan, nagmamadali, nalilimutan mo. So, prone siya sa tapyok. Kung minsan, pag hindi mo control o hindi ka sanay na sanay mag-break, lumilipad yung pamato outside of the table. That's a foul. That's a automatic foul po agad yun. And kadalasan, scratch. So, versus a soft break po, which I prefer, mas may control doon sa pamato. Hindi persado yung pulso mo, kailangan mo lakasan, at less talon yung pamato sa labas, syempre kasi mahina, at less yung tendency na ma-scratch ka. Okay, if you've learned something today, give me a comment below, don't forget to subscribe, share, and like, and thank you for watching. I hope nakatulong po itong munting video natin. See you next time guys, more power to all of you, thank you.